Bumangga ang isang van sa isang kotseng humaharurot kahit pula na yung ilaw trapiko. Nakikipagkarirahan daw yung nadisgrasyang kotse na tumalsik at tumaob pa. Ang aksidente ay nahulikan at tinutukan ni Jay Zaballo. Wasak at nakataob ang kotseng ito malapit sa panlulukan ng Aurora Boulevard at Gilmore Avenue sa Quezon City kaninang pasado alas 3 madaling araw. Humarurot kasi ito at nasalpok ang isang van. Mabilis ang mga pangyayari. Base sa kuha ng CCTV sa lugar, kitang may isang kotseng galing Cubao na humarurot sa Aurora Boulevard. Kasunod niya ang isa pang kotseng humarurot din. Pagdating sa kanto ng Gilmore, nakalusot ang unang kotse. Pero ang pangalawa, naabutan na ng red light. Pero hindi niya ito pinansin at dumire-diretso pa rin. Sumalpok tuloy ito sa van na tumatawid noon sa Gilmore. Pagsalpok sa van, tumalsik ang kotse at sumira sa mga bakal sa Center Island bago tumaob sa kabilang lane. Sabi ng isang saksi sa lugar, tila nagkakararahan ang dalawang kotse. Binalikan pa nga umano ng naunang humarurot na kotse ang tumaob na kotse. Duguan ang dalawang babaeng pasahero at lalaking driver nito. Ang driver, nag-ahabulininga na yun eh. Ano ba? Nag-ahabulininga na yung driver. Etong pasahero? Ang pasahero, yun yung ang unang dinala nung kulay pula na kotse na kasama nila. Minamaneho naman ni Almira Lopez ang van sa kayang dalawang anak niya. Pauwi na raw sila nang mangyari ang aksidente. Nilapitan pa raw sila ng mga sakay ng unang humarurot na kotse na kasamahan ng mga nadisgrasya. Yung kasama nila, right after na mangyari, in-approach ako, nag-a-apologize. Ang sabi niya sa akin, I'm sorry. Was there any indication na maybe nakainom itong mga ito? Yes, amoy na amoy. Mm-hmm. I think everybody na nakausap nila there na mga investigador, amoy na amoy sila na nakainom sila. Dinala sa ospital ang mga sugatan. Bandang alas 4:30 ng madaling araw nang may alis ang tumaob na kotse. Inaabot naman ng umaga ang pag-alis sa van. Jay Zaballo, Nakatutok, 24 oras.